Hindi po naintindihan ng mga Hudiyo ang salita ng Panginoon na ang sinumang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Akala po nila ay sila'y magiging kanibal. Ang akala po nila'y magiging silang bampira. At napakahirap nilang maintindihan yung paliwanag ng Panginoon. Ito po sa theology ay tinatawag nating the doctrine of real presence of Jesus. So meron po tayong tinatawag sa theology na mystery of transubstantiation. Medyo pangalan pa lang, mahirap ng bigkasin. Yun po ang nagaganap na pagbabago sa banal na Eucharistia. Transubstantiation. Trans, ibig sabihin po, pagbabago. Substantiation, ibig sabihin, ang nabago po ay ang substance, hindi po yung mga accident. So, pagkatapos po ng pare ay itaas ang tinapay sa konsegrasyon, ang tinapay po ay hindi na nagiging tinapay. Ito po'y nagiging katawanan ng Panginoon. Sa pagtaas ng pare at itinaas ang alak, hindi na po ito nagiging alak, kundi nagiging dugo na ni Kristo. Yan po ang sinasabing chains in the Eucharist. The chains of the Eucharist happens after the consecration that the substance of the bread becomes the substance of the body of the Lord. And the substance of the wine changes into the substance of the blood of Jesus Christ. Mahirap pong maintindihan when we use the senses, when we use the science, and when we use our own experiences. Our senses will tell us na pagkatapos ng konsegrasyon, ang tinapay ay tinapay na tinapay pa rin. Amoy tinapay, lasang tinapay na tinapay pa rin. After the consecration, our senses will tell us na yung alak ay amoy alak, lasang alak na alak pa rin. That's the difficult part. And then, when you talk about science, nanatili po yung accidents. Nanatili yung color, nanatili yung appearance, nanatili yung quality ng pagiging tinapay. Napakahirap paniwalaan. When we talk about experience, pag itinaas ng pare yung tinapay, hindi naman natin nakikita ang ulo ni Jesus, ang kamay ni Jesus, ang katawan ni Jesus. Ang nakikita natin, tinapay na tinapay. And that is what we call the real presence of Jesus. The doctrine of the church states that Jesus is really, truly, substantially present in the substance of the bread and wine, that it became and transformed into the substance of the body and blood of the Lord. Mga kapatid, it is not a symbolical presence. It is a sacramental presence by which Jesus is present to us sacramentally. May iba't ibang paraan para po tayo maging presente sa isa't isa. Our beloved dead, we can remember them by means of our thoughts, sa ating alaala, sa ating paggunita, mananatili silang kapiling natin. They are present in our heart. They are present in our memory. They are present in our remembrance. Ang mga artista po, ay mananatili po sa isip natin the very roles that they played.
yung kontrabida at rebida at yung bida, mananatili sa isip natin, and they are present in us. And here, Jesus is talking about the sacramental presence of Jesus. Nakasakasama po natin, totoo po. In a marvelous way, God is with us. God is really here in the substance of the bread, in the substance of the wine that was transformed into the substance of the body and blood of the Lord. Ito po ang ating sampalatayanan na ang ating kinakain pagkatapos ng konsagrasyon, hindi na tinapay, kundi katawan na ni Kristo. Ang ating iniinom, hindi na alak, pagkatapos ng konsagrasyon, kundi dugo na ni Kristo. It is not a symbolical presence, but it is a sacramental presence na mananatili sa atin, na magbibigay sa atin, hindi lamang ng mahabang buhay, kundi ng buhay na walang hanggan. Amen.